Magandang araw mga bata! Nandito na ang ating aralin para sa ikatlong linggo para sa asignaturang math. Competencies. Count up to 20. Read and write numerals up to 20. Recognize and represent numbers up to 20. Balik-aralan muna natin ang nakaraang aralin. Piliin ang tamang hugis ng mga sumusunod na bagay. Ano ang hugis ng unang larawang iyong nakikita? Tatsulok, parihaba o parisukat? Ang tamang sagot ay parihaba. Pangalawang larawan, tatsulok, parihaba o parisukat? Ang sagot ay tatsulok. Pangatlong larawan, tatsulok, parihaba, parisukat? Ang sagot ay parisukat. Pang-apat, tatsulok, parihaba, parisukat? Tatsulok. At ang panlima, tatsulok, parihaba o parisukat? Ang tamang sagot ay parihaba. Binabati ko kayo mga bata sapagkat naalala nyo pa ang ating nakaraang aralin. Ngayon ay dumako na tayo sa ating panibagong aralin. Para sa unang araw ng ating aralin, awitin ang kantang ito. 1, 2, 3, 4, 5, once I caught a fish alive, 6, 7, 8, 9, 10, then I let it go again. Why did you let it go? Because he bit my finger, so which finger did it bite? This little finger on my right. Sa awiting ito, mayroon ka bang nakita o narinig na mga bilang? Mahusay! Meron nga! Ito ang mga bilang na 1, 2, 3, 4, at 5. Meron pa ba? Magaling! 6, 7, 8, 9, at 10. Ito ang mga bilang na pag-aaralan natin. Masdan mo ang mga bilang na ating pag-aaralan. Tayo ay magbibilang at magsusulat ng mga bilang. Bilangin natin ang mansanas na nakikita. Isa. Ngayon naman, ipakita mo naman sa iyong daliri kung paano ang isa o one. Magaling! Ang sumunod na bilang, bilangin natin ang mansanas. Isa, dalawa. Dalawa. Ipakita sa iyong daliri ang dalawa o two. Mahusay! Sunod. Isa, dalawa, tatlo. Sabihin mo nga, tatlo. Ipakita sa iyong daliri ang tatlo o three. Napakagaling! Ngayon, sunod naman, isa, dalawa, tatlo, apat. Sabihin nga, apat. Ipakita sa iyong daliri ang apat o four. Napakahusay! Para naman sa susunod na bilang, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Sabihin mo nga, lima. Ipakita sa iyong daliri ang lima o five. Magaling mga bata! Narito naman ang sumunod. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Sabihin nyo nga mga bata, anim. Ipakita mo naman sa iyong mga daliri ang bilang anim o six. Magaling! Ngayon naman ang sumunod na bilang. Isa, dalawa,
3, 4, 5, 6, 7. Sabihin mo nga. 7. Ipakita sa iyong mga daliri. Ang 7 o 7. Magaling! Para naman sa susunod na bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabihin nyo nga ang bilang 8. Ipakita naman sa iyong mga daliri ang bilang 8 o 8. Napakagaling mga bata! Para sa susunod na bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabihin nyo nga ang 9. Ipakita naman sa iyong mga daliri ang 9 o 9. Mahusay! At para sa panghuling bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabihin nyo nga mga bata, 10. Ngayon ipakita naman sa iyong mga daliri ang 10 o 10. Binabati ko kayo mga bata, sapagkat tayo ay nakapagbilang mula 1 hanggang 10. Ngayong alam nyo na kung paano magbilang mula 1 hanggang 10, atin namang pag-aaralan kung paano isulat ang mga bilang na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay para sa unang araw. Tukuyin ang bilang na hinihingi. Una, anong bilang ang 1 higit sa 6? 5, 7, o 8? Ang tamang sagot ay 7. Pangalawang bilang. Anong bilang ang 1 higit sa 2? 4, 1, 3. Ang tamang sagot ay 3. Pangatlong bilang. Anong bilang ang 1 mas mababa sa 4? Dalawa, 5, o 3? Ang tamang sagot ay 3. Pang-apat, anong bilang ang 1 mas mababa sa 8? Pito, 5, 9. Ang tamang sagot ay 7. Panlima, anong bilang ang 1 higit sa 9? 9, 8, o 10? Ang tamang sagot ay 10. Ngayon ay dumako na tayo sa assessment 1. Ano ang nawawalang bilang? Piliin ang titik ng tamang sagot. Maaring i-pause ang video na ito upang magkaroon ng mas mahabang oras sa pagsasagot ang mga bata.
Narito na ang sagot para sa assessment 1. Narito naman ang aralin para sa pangalawang araw. Mga bilang 0 hanggang 10. Masdan ang larawan. Bilangin ang mga dahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung ang isang dahon ay nahulog o natanggal, ilan na lamang ang dahon na natitira? Mahusay! 5. Kung ang isa pang dahon ay muling natanggal, ilan na lamang ang natitirang dahon? Magaling! 4. Natanggal muli ang isa pang dahon. Ang natira ay 3. Pag natanggal ulit ang isa pang dahon, ilan na lamang ang natitira? Tama! 2. Muling natanggal ang isa pang dahon. Ang natira ay 1. At kung ang nag-iisa ay muli pang natanggal, ilan na lamang ang natirang dahon sa tangkay? Tama, 8 na o 0. Sabihin nyo nga mga bata, 0. Iyon namang sundan kung paano isulat ang bilang 0. Nasundan nyo ba? Mahusay! Masdan na natin ang pagkasunod-sunod ng mga bilang. Isinusulat ang 0 bago ang bilang na 1 o 1. Ang sumunod ay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. Pagsasanay sa pangalawang araw. Ilang saging ang nasa pinggan? Tama! Ang sagot ay 8 o 0. Sunod, ilang ibon ang nasa sanga? Ang sagot, 8 o 0. Para naman sa assessment 2, pag-aralan ang mga larawan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, si Lisa ay may mga bayabas sa kanyang plato. Ilan ang bayabas ni Lisa? Pangalawa, si Manuel ay may mga saging sa kanyang plato. Ilan ang saging ni Manuel? Pangatlo, ibinigay ni Lisa ang 2 bayabas kay Manuel. Ibinigay naman ni Manuel ang 1 saging kay Lisa. Ilang bayabas at saging ang mayroon sa kanilang mga pinggan? Pang-apat, masaya nilang naubos ang kanilang merienda. Ilang bayabas at saging ang natira sa kanilang pinggan? Narito na ang mga sagot sa assessment 2. Aralin para sa 3rd araw, mga bilang 11 hanggang 15. Ang isang maliit na kahon na ito ay nangangahulugang isang unit. Angin natin, 1, 2, 3,
apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Iyan ang ating napag-aralan noong mga nakaraang araw. Ilang isa ang ating nabilang? Magaling! Nakabilang tayo ng sampung isa. Ang sampung isa ay katumbas ng isang sampu o long. Ang tawag sa ilustrasyon na ito ay units at ito naman ay tinatawag na long. Ang sampung units ay katumbas ng isang long. Ngayon tayo nang magbilang. Ang isang long at isang unit ay katumbas ng 11. Sabihin nyo nga mga bata. Mahusay. Ang sumunod na bilang ay 12. Sabihin nyo nga mga bata. Magaling. 13. Kayo naman mga bata. 14. Kayo naman. 15. Kayo naman mga bata. Magaling! Bilangin natin ang mga sumusunod na bilang. 11, 12, 13, 14, 15. Para sa assessment 3, basahin at sagutan ang bawat bilang. Narito na ang mga sagot sa assessment 3. At para sa aralin, para sa ika-apat na araw, mga bilang 16 hanggang 20. Tayo nang magbilang. 16. 17. 18. 19. 20. Tayo nang magbilang mula 11 hanggang 20. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Narito na ang assessment 4. Basahin at sagutan ang bawat bilang. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!